Ngayon mga katipid ay magpapaturo tayo dito sa mga Nepali kung paano magluto ng kanilang pinagmamalaking kaliga pangra recipe or kung sa Pilipinas, atay at balon-balonan recipe. So tara, panoorin natin. So una, nagprepare sila ng kamatis, ng sibuyas at spring onions para sa kanilang paggigisa. Tingnan nyo mga idol, sila maggisa. Ang daming mantika. You know, the difference between Nepali and Filipino, we only use small quantity of oil. But Nepal more. But Nepal more, too much. At least deep fry. Ah, deep fry. After deep fry, badin rakip this one. Kaya pala marami silang mantika kung maglagay kasi nga, deep fry muna yung balon-balunan. At ayun, nilagay na mga idol ang liver. Low heat lang muna. Alam nyo mga katipid, ang mga Nepali may hilig din yan sila sa maanghang. Tapos marami din silang mga spices na nilalagay sa kanilang mga niluluto. Ang madalas nilang ulam, yung mga curry na may patatas, yun ang madalas nilang ulam. At ngayon naman, inilagay na ang sibuyas, ang spring onions, pati na rin yung kamatis. What is this? This coriander. Kumno, coriander, powder. But then this one? What is this? Salt. Salt. Tingnan nyo mga idol, sila maglagay ng asin. Ang dami. Hinasol? Too much? Too much salt. Why too much? What is this? Turmeric. Turmeric mga idol. Tutik na yun. Grabe maglagay ng asin. This one? Masala katikala. Masala. Matsala powder. Matsala. Nabibili yan sa bakala mga idol. Grabe sila maglagay ng ano. At syempre, hinalo-halo na nga mga idol. Ayan, mukhang masarap nga yung kanilang niluluto. Tapos mamaya, titikman natin yan. Makikikain tayo sa kanila. Tapos habang nagluluto nung kanilang paboritong ulam, nagsasaing na rin yung isa. Pero konti lang yung kanin na sinaing niya dahil mamaya ang unang kakainin ay kubus. Tapos eto, naghiwa na ng di ko alam kung ano to, celery ata to. Kasi yan ang huling ilalagay dun sa niluluto. At ang mga Nepal mga katipid, kapag naglalagay pala sila ng tubig sa nilulutong ulam, nagpapainit muna sila para mainit na yung tubig na ilalagay nila. Yun pala ang sekreto nila. Mainit na tubig na yung kanilang idadagdag. At eto na nga, ilalagay na yung hiniwa-hiwang celery ata to. Mabango siya eh. Yan na ang huling ingredients na ilalagay. Tapos, simmer lang ng kaunti. Mga 3 to 5 minutes. Okay na, luto na yung kanilang recipe na gizzard and liver recipe. Or yung kaliga pangra recipe Nepal special. Special ano nila, recipe. At syempre, hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon na matikman ang kanilang
recipe. At eto, sa kanila pala ang diskarte para makatipid sa kanin, ang unang kinakain nila yung kubos. Tapos, pag naubos na yung kubos, saka sila kakain ng kanin. Yun na yung magiging ano, magiging panghuling pagkain nila yung kanin. Para hindi nga naman masyadong magastos sa kanin, di ba? So yun lang mga katipid, maraming salamat sa panonood mo at sana ipatuloy mo pang suportahan ang aking mga video. Maraming salamat sa iyo at paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel, Tipid Tips by Saudi Boy.